hindi makapaniwala si Senator Ping Lacson sa mababang rating sa presidential survey. Tingin niya at ni Senator Manny Pacquiao, may mind conditioning na nangyayari. Narito ang report. Binisita ng tandem ni Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto ang Cagayan. Kumpiyansa raw sila makakakuha rito ng boto kahit balwarte ng mga Marcos. Sabi raw kasi ng mga nakausap nila, walang solid North kundi solid Ping at Tito sila. Kaya nalulungkot at nahihirapan daw silang tanggapin ang resulta ng presidential survey kung saan 2% lang ang nakuha ni Lacson. Yan ang malungkot. Merong mas iba pa ng mind conditioning na nangyayari. Maghintay kami ng eleksyon. At saka maski zero pa ako sa survey, tutuloy pa rin ako. Kahit si Senador Manny Pacquiao, tinawanan lang ang survey matapos mabokya sa NCR. Zero, grabe. Sino kaya maniwala? No? Baka yung mga mayayaman lang tinanong nila. Hindi nila tinanong yung mga mahihirap na tao. Tuloy lang naman sa kampanya sa Davao si Leonido Guzman. Para sa kanya, kailangang maaabot at maririnig ng mga botante ang kanyang plataforma at mga paninindigan. Sinagot niya rin ang paratang ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakikipag-alyansa umano ang mga dilawan sa mga komunista. Anong panahon niya na sinasabi niya siya ay mabuhay ang NPA? Eh, hindi problema. Ngayon yung may ibang grupo na pinagbibintangan niya na kasama ng mga NPA problema. Nasa Bicol naman si Mayor Isko Moreno pero hindi pa kasama sa sinuyod nila ang Naga City na baluarte ni Vice President Lenny Robredo. Pinasaringan niya naman si Bongbong Marcos na hindi na naman dadalo sa presidential debate. Giit ni Yorme obligasyon ni BBM na sagutin ang mga issue laban sa kanya gaya ng korupsyon. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita.